Hi guys, it's me again, it's Dongski, Moto, and Random Vlog. So nakauwi na tayo ng bahay ngayon at nandito tayo ngayon sa kusina. Duty na naman ako ngayon, duty keepy, kitchen personnel. So today is Sunday, kaya ako ang duty ngayon dito sa kusina. So ang topic natin ngayon ay paano makapag-save ng ulam. Yan, sa mga ano, sa mga ulam na sobra. Merong kaming leftover dito na ulam na inihaw na baboy kagabi, kahapon ni Jane, kaso lang hindi na naluto, kumbaga na ano sa ref. So ito ang gagawin natin ngayon. So gagawa tayo ngayon ng Ilocano sa favorite. Alam ba ninyo kung ano yun? Ito ay isang paborito ng mga Ilocano sa bandang norte. Kung dito sa Pampanga may sisig, sa amin naman ay meron din. Kaso lang ito ay natawag naming dinakdaks, kaya dinakdakan. So pakikita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients, kaya yung mga ricado na sangkap na ihahalo natin sa dinakdakan. So ito siya. So guys, ito na yung mga sangkap natin sa paggawa ng Ilocanos Pride na dinakdakan. So meron tayong inihaw na baboy. Ayan, painit ko na lang mamaya. Siguro nasa kalahating kilo ito. Tainga yan guys, ha, mga kadungski. Tainga tsaka ano, may laman. Then of course meron tayong sibuyas, meron tayong luya, meron tayong mga kalamansi, pampaasim, pangontra ng ano, alat, yan. At syempre sili, ayan. Meron din tayong ano, panglason, yan, Ajinomoto. At chili powder, meron din tayong pamenta, ayan. Bali ano siya, yung malalaki, yung hindi siya ganong pino, ayan. Asin, ayan, rock salt. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi mo matatawag itong dinakdakan kung wala ito. Ito ang tinatawag na pampalasa sa buong lahat ng sangkap, ayan. Ito yung utak, ayan guys, ito yung utak ng baboy. Siya yung magsisilbing pinaka main na ingredients ng isang dinakdakan dish. Ayan. So yung iba gumagawa ng dinakdakan, ang ginagamit nilang alternate sa utak ay mayonnaise. Ayan. Pero sa aming mga Ilocano, ang talagang ginagamit namin is utak. Ito talaga yung magbibigay ng sarap sa dinakdakan. So guys, unahin na nating ano, ipairit muna itong ano, itong naihaw na baboy kasi galing sa ref yan. So aliga, samahan niyo ako. So guys, ito pinairit na natin itong kawali na kanyan. Bali lagyan lang natin siya ng ano, konting oil kasi nga medyo tuyo na itong meat natin. So para hindi siya dumikit, lagyan lang natin siya ng konting oil. Ayan. Para paglapat ng karne, hindi siya dumikit sa kawali. Ayan. So nakikita. Siya nga pala guys, may nakalimutan akong banggitin sa inyo. Isa pa pala sa mga importante sa sangkap ng dinakdakan is yung atay. Ayan. Yeah! So nakalimutan ko lang i-mention kanina, meron palang atay na ano, naka-ready na ron. Nakalimutan ko, hindi kasi nai-prepare ni Commander. Kaya ito, isa sa mga ano, importante rin sa isang dinakdakan. So may init ng kawali, ilalagay na natin ngayon isa-isa itong yun, no? Itong meat.
So low heat lang tayo para maiwasang magbunog yung karne. Yan. Aalisin lang natin yung pagka lamig niya sa ref kasi nga luto na rin siya eh. Luto na rin tong karne. Para painit lang natin para mas lalong ano maluto. Di ba nga? Andali lang naman to guys. So ayan, medyo mainit na to at lumutong na yung balat. So hahanguin na natin sila. Tamang proseso dito is mga katungski is ipakukulo nyo muna ng may kamerit na tulip itong karne na kung gagawa kayo. Huwag yung bantayan nyo baka mamaya ma-overcook naman sa laga eh lumambot, hindi na magandang iano, hindi na magandang iihaw kasi madudurog na siya nun. Kaya pag gagawa kayo sa inyo siguradong yung bantayan ninyo baka ma-overcook siya. Ito yung pangalawang salad natin. So, antay lang natin yan guys. Then, tutunod na yung mga ricado. Ayan. Kaliktarin natin para naman maluto sa kabila. Guys, bali medyo okay na siya, pwede na siya. Saka isunod itong thighs. Ayan. So guys, okay na yung atay. Hanguin na rin natin itong atay. So habang pinapalamig natin yung ano, yung karne, init pa kasi yun eh. So tirahin muna natin itong ano, itong sibuyas. Sunod naman natin itong luya. Halo na natin. Of course, chili. Kain ko na rin yung ano, calamansi para mamaya. So, okay na. So, ito na yung ano, yung karne. Ihiwain na rin natin itong mga ito. Pagkatapos yung mahiwa lahat, so, ang susunod ko naman is itong calamansi. So, kuha tayo ng kutsara. Ayan, para pansalag natin dito. Bilang kokoy. Ayan. Ayan, kasama ko pala dito yung isa sa mga masarap magluto. Chef ito ng ano, chef ito ng isang restaurant sa Clark. Yan. Matapos kong tinuruan, matapos siyang matuto sa akin, nagsulo. Graduate sa akin. Ayan. Iniwan na ako sa pagluluto.
Yan. Ito lang muna yung asin na titimplahan natin. And then, ito na is yung paminta. Yung dinagdagan nyo. Then, sunod natin itong sibuyas. Ay, ano? Asin pala. Tato, ano? And then, yung lason. Ayan. Lagyan ng lason. Betchin, ang tawag. Saka, kunting chili powder. Sa bahay, hindi kami nawawala ng ano eh. Chili powder eh. Meron at meron kami chili powder na kaistak dyan. At saka, itong ginawa natin kaninang sibuyas na mayroong sili at luya. Ayan, ihahalo natin yan. Uy! Ayan na! Magkakaalaman na mga kadomski. Then, syempre, ihahalo na rin natin itong brain da. Ihahalo na rin natin itong ano, utak. So, dahan-dahan lang guys ha. Hindi porke bumili kayo ng utak is ilalagay nyo lahat. Depende rin ha, mga kadongski. Tandaan nyo, depende rin sa utak. Halimbawa, bumili kayo ng utak alagang 100, eh hindi lahat ng 100 ilalagay nyo. Titimplahan din ninyo kung ano yung panlasa nyo, kung tama ba yung dinamnam nya o ano. Yan. Kasi yung iba nilalagay lahat eh, pero ako titimplahan ko muna para baka mamaya mapasobra sa utak. Ayan. So ganyan lang muna guys. Then kuha tayo ng kutsara. Kuha tayo ng plastic spoon yun ang panghahalo natin. O kaya tang maliit pong lagayan natin ha, guys. Matagam na ako. Ayan. Makikita nyo guys kung ano yung texture niya mamaya, ano yung kulay niya. Malalaman nyo. Ayan. So, oh my god. Malalaman nyo to mamaya-maya pagka naihalo na natin lahat ng ano, lasa. Pagka na-adapt na niya yung lasa ng suka, ng kalamansi, sibuyas. Ayan. Tandahan na sa paghalo guys para hindi madurog yung ano, yung atay. Kasi may mga atay din na nadudurog. Ayan. Pwede na tong display sa karinderya. Magkano ngayon ang isang order ng dinakdagan? Nasa kwan na yata ngayon eh. 80? O iba nga, 120. Ayan. Ay, meron pa pala. May naiwan pa guys. Mamaya, bibirayin ko yan. May naiwan pang atay. Kita nyo guys, naghalo na yung ano, na atap na yung utak. Nahalo na yung utak. So haluin pa rin natin yan hanggang sa malusaw sila at tumikit sa laman ng karne, laman ng baboy. Tumikit sa sibuyas, lumikit sa lasa ng kalamansi, lumikit sa atay. Ayan. Kung sa tingin nyo wala siyang linamnam, dagdag lang ng utak. Kung kulang yung asin o alat, dagdag lang po kayo mga kadungski. Yan, tingin ko pwede na siguro ito. Kita nyo ba guys yung kulay niya ngayon?
Ayan, oh. Shout out nga pala sa mga matatago sa ano, sa dilakdagan diyan sa office mate ko si Pempem. Ayan, matakaw yan sa dilakdagan. Chip Botones. Ayan, shout out sa inyo mga matitikas nating katropa diyan sa ano, sa Lakot. At saka yung ating pinakamamahal na Oscar official si Sir Joven. Ayan, shout out sir. Nagtimpla ko ng isa sa mga paborito mo na ano, in-order dati sa tindahan. Wala kasi ganong papaitan eh, kaya nakdakan lang muna. So, wow. So, try natin tikman. Ito guys ah, ito lang gagamitin ko, no? Ayan, no? Yan, parang yan, kunting ano pa, kunting asin, tawag. Kunting kalamansi pa. Ganyan lang ha, at least mayroon kayong kalamansi. May hirap naman kasi kung sumubra sa asin, wala nang remedyo yon. Wala nang remedyo. Kaya mas maganda yung ganito. At least may remedyo pa. Magkulang man, dagdag lang. Ang mahirap, yung sobra, hindi mo na pwedeng remedyo. Hindi mo na pwedeng sabawan yan. Kalam lang guys. Yun ang technique dun. Depende rin sa inyo kung magsisiparate flakes kayo ng calamansi toyo. Pero kasi sa amin, hindi na kasi kami nagaganon eh. Hindi naman kasi dinakdakan. Pero pang toyo, calamansi, hindi na. Sigurado, no? Tumba na naman yung kaldero namin dito ngayon. Minsan lang kasi kami mag-prepare ng ganito. Yan, pag may okasyon lang, pero hindi, ano, hindi madalas. Pagka umuwi kami ng probinsya, itong hinihahanda sa amin ni Jane ng pamilya ko roon. It's either sinanglaw, papaita, ito, kaya yung dinengdeng, yan, yung lutong Ilocano ba? Basa natin yung basa natin yung kutsara kanina. Ayan, buhos natin uli. Saka natin pagka pumunta kayo ng parting pangasinan ng Ilocos, ito yung mabili sa mga tindahan. May sinanglaw, papaitan, yan, pero ito ang the best na in-order ng mga kumakain sa isang restaurant sa papuntang norte. Yung papaitan. So, yan na guys. Okay na. Thank you.
man natin. Grabe naman. Ayos.